Superbook. Ako ang super host today, Ate Casey. Pero syempre, hindi ako magpapatalo kung sila Chris, Joy at Gizmo ay laging magkakasama. Meron din akong kasama ngayon, si Teddy! Yes, si Teddy ay ang aking laging kasama. Parang si Gizmo. Alam mo ba, Teddy, na last week, meron ding Superbook Academy at for sure, ang mga batang Superbook, maraming naiuwing lesson tungkol kay Adam at Eve. At this week, makakasama ulit natin sila Chris, Joy at Gizmo sa panibagong adventure at pagtuklas sa ating Superbook Academy. Excited ka na ba, batang Superbook? Kasi ako excited na, at si Teddy, excited na rin! Yes, excited na kami, kaya tawagin mo na sila Mommy at Daddy, Kuya, Ate, kung sino man ang kasama mo sa bahay, at sabay-sabay tayong manood, matuto at sagutin ang mga challenge questions dito sa Superbook Academy na hatid sa inyo ng na-miss natin na robot. Sino yung na-miss nating robot? Yes, si Gizmo! Kaya Gizmo, pasok! Kumusta kayo? Parang may buhanging nakapasok sa servos ko. Hindi ako nag-aalala dahil sabi sa internal diagnostic ko, magiging ayos lang ang... Sabi dito sa chronometer ko, nasa sinaunang Hebron tayo para alamin ang maraming bagay tungkol kay Abraham at iyong matinding pagsubok sa kanya ng Diyos. Habang tinitipo ko ang mga speaker bots, subukan niyo rin hanapin ang clues mula sa Superbook story natin. Ayan na sila! Kumusta? Si Joy to. Salamat sa pagsama niyo sa pagbisita namin nila Chris at Gizmo kay Abraham at Isaac. Si Abraham ay mula talaga sa lugar na tinatawag na Ur ng Kaldeo. Ang tablet na ito, na Ur-Nammu-Lok code kung tawagin, ay ang pinakamatandang batas na nasusulat. Galing ito sa Sumer, kung saan ang lugar ng Ur, at ito ay nung panahon pa ni Abraham. Pansamantalang nanirahan ang pamilya ni Abraham sa Haran, nung utusan siya ng Diyos na umalis at pumunta sa lugar ng Kanaan. Ito ay isang dolmen, isang tanda ng libingan, nasa gulan ito sa lugar ng Kanaan. Ang libingan na ito ay nung panahon pa nung pumunta si Abraham sa Kanaan. Habang naglalakbay si Abraham sa lugar ng Kanaan, huminto siya sa Sikem. Dito sinabi ng Diyos ang pangako niya kay Abraham. Abraham, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Mula sa Sikem, pumunta si Abraham sa Beersheba, ang lugar kung saan sinabi ng Diyos kay Abraham na ialay niya ang anak niyang si Isaac. Ayon sa aking geosensors, nasa isang lugar tayo sa mga burol sa labas ng sinaunang Hebron. Ito ay sinaunang balon malapit sa archaeological site sa Beersheba. Tuwing buwan ng tag-init, naninirahan ang pamilya ni Abraham sa burol ng Huda at sa maladesyertong lugar naman ng Negev tuwing taglamig. Hindi magandang lugar ang Negev para gawing taniman, pero magandang lugar ito para sa pag-alaga ng tupa. Balik na kayo! Wala kayong mapapala dito! Bumalik na kayo sa pastulan! Ang dami nilang ginagawang paglalakbay, ano? Semi-nomadic ang tawag kay Abraham at sa pamilya niya. Ibig sabihin, palipat-lipat sila ng lugar ng tinitirahan. Sa mga tolda sila nakatira, kaya madaling lumipat. Isa tong campsite mula pa nung panahon ni Abraham sa lugar ng Negev. Bumubuo sila ng tungtungan gamit ang mga bato para sa mga tolda. Para pagbalik nila sa lugar na yon, may tungtungan na sila para sa mga tolda nila. Sa lahat ng paglalakbay na ginawa ni Abraham, ang pinakamahirap na ginawa niya ay yung maglakbay sila papuntang Mount Moriah para ialay ang anak niyang si Isaac. Yung mga speaker bots ko, may mga natipo ng mga kambing, tupa at mga sandal. Kayo, kumusta naman yung paghahanap nyo? Sabi sa geosensors ko, maraming mahahalagang bagay tayong matututunan sa kwento ni Abraham. Sa simula ng kwento natin, nag-alay si Abraham sa Diyos. Hindi na natin kailangan gawin yun ngayon dahil... A. Sinunod ni Abraham ang Diyos. B. Sapat na ang isang pag-aalay. C. Pinatawad na tayo ng Diyos. O. D. Si Jesus ang naging alay para sa atin. Ang tamang sagot ay D. Si Jesus ay naging alay para sa atin. Ilang henerasyon na ang dumaan at ang gawain ng pag-aalay ay ginagawa pa rin. Umabot ito hanggang sa panahon ni Jesus. Sa Biblia, si Jesus ay tinawag na Kordero ng Diyos dahil inalay siya ng Diyos para sa atin. Sinabi ng Diyos kay Abraham na dali niya si Isaac sa Mount Moriah para ialay. Tinukoy ng Biblia ang Mount Moriah bilang magiging lugar ng Jerusalem.
ang lugar kung saan ipinako si Jesus pagkalipas ng 2,000 taon. Nung makarating sila Abraham at Isaac sa lugar na yon, gumawa ng altar si Abraham. Altar ang nagsisilbing daan kung saan nagkikita ang Diyos at ang tao, kung saan nagtatagpo ang langit at lupa. Gumawa ng altar si Abraham pagkatapos mangako ang Diyos sa kanya. Ngayong gabi, ibinibigay ko sa iyo ang aking alay, mahal kong Panginoon at aking Diyos. Noong panahon ni Moises, humiling ang Diyos na gumawa sila ng nadadalang altar na gawa sa tanso. Katulad yun ang nakikita niyo ngayon. Mas formal ito kaysa sa altar na gawa sa bato na ginagamit ni Abraham. Ang paghahandog o pag-aalay ng hayop ay ginagawa bilang kabayaran para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Maraming ibang kultura rin ang gumagawa ng pag-aalay ng hayop. Para nga lang kay Abraham, ang pag-aalay na yon ay hindi para sa anumang bagay o dahilan. Isa yung palatandaan ng kanyang pagsunod. Hindi ka panipaniwala para sa panahon natin ngayon, pero nung sinaunang panahon, ang pag-aalay ng mga bata ay totoong nangyayari. Noong 1920s, may mga archaeologists na nakahukay ng mga kasulatan. Tinawag itong Ras Shamra Tablets. Maraming kaugalian ng mga taga-Kanaan ang nakasulat dito, at kasama doon ang pag-aalay ng bata. Kaya nung sinabi ng Diyos kay Abraham na ialay niya ang anak niya, pamilyar si Abraham tungkol sa ibang kultura na gumagawa nito. Hindi niya alam, sinusubok lang siya ng Diyos para sa makabagong paraan ng pamumuhay. Pinigilan ng Diyos si Abraham bago niya maialay si Isaac. Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa ka ng sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Sa Biblia, sinabi ng Diyos na hindi niya gusto ang pag-aalay ng tao. Ang bawat buhay ay mahalaga sa Kanya, lalo na ang buhay ng bawat bata. Sinabi ni Jesus sa mga sumusunod sa Kanya, "Tiyakin ninyo na hindi niyo hahamakin ang kahit isa sa mga maliliit na batang ito, dahil tandaan niyo, ang mga anghel na nagbabantay sa kanila ay laging nasa harapan ng aking Ama sa langit." Habang yun ang naging pinakamahirap na pagsubok sa pananampalataya niya, natutunan niya na ang pagsunod ang pinakamainam na paraan ng pamumuhay. At sa pamamagitan ng iyong mga lahi, pagpapalain kong mga bansa sa mundo. Lahat ng yon dahil sumunod ka sa akin. Ang superverse natin ngayon ay Genesis 22:12. Huwag mo saktan o patayin ang anak mo, sinabi ng anghel. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Ayan, tama! Tapos na rin tayo para sa araw na ito. Ang tanong na iiwan ko ay, magtitiwala ka ba sa Diyos at susundin siya? Ito si Gizmo! Out! Wow! Kailangan ko pa ng mas maraming tape! Ay, no! Wow! Ang galing nun, mga batang Superbook, for sure! Madami rin kayong natutunan at madami din kayong naging tamang sagot dun sa mga binigay na questions ni Gizmo. Alam mo, batang Superbook, sa kaunting oras na to, ang dami natin natutunan sa adventure nila Chris, Joy at Gizmo. At sana ikaw rin, marami ka rin natutunan ngayon. For sure, marami kang naging tamang sagot, di ba? Kagaya ni Abraham, nagtiwala lang siya sa Panginoon, kay God, na ang gusto lang ng Panginoon ay yung best para sa atin. Kaya tayo nag-o-obey, kagaya ng parents natin. Ang gusto din ng mga parents natin is yung best sa atin. Kaya kapag may inuto si mommy or may sinabi si daddy na dapat nating gawin, tayo'y nag-o-obey. Dahil alam natin na yung parents natin, yun din yung best na gusto nila sa atin kasi love nila tayo. And ganun tayo ka-love ni God, na ang gusto niya lang is yung best para sa'yo. Alam ko sobrang saglit lang ng oras natin ngayon, pero sana nag-enjoy kayo kasama sila Chris, Joy, Gizmo, at syempre si Ate Casey. So see you again mga batang Superbook dito sa ating Superbook Academy. At kung gusto niya pa ng maraming interesting facts, pwede kayong mag-download ng Superbook Bible app sa Google Store, meron din sa Apple. Bye mga batang Superbook! See you again next week!